Hi guys, today ire-review ko sa inyo and i-compare siya sa Delina. And this is the Shalina. And I got this perfume from Rio of Your Glowing Needs. First time ko siyang binuksan. And ngayon ko lang din siya maaamoy kasi kinakabahan ako sa kanya. So, eto yung box niya, guys. This is Shalina. What do you think? Di ba unang tingin pa lang, may Royal Essence din na nakasulat. And Eau de Parfum. Medyo mas manipis lang yung box. Eto yung Delina ng Parfums de Marly. Pero, diba? Diba? And then, eto yung Parfums de Marly. Eto yung Shalina. So, spray na natin. Huwag na nating patagalin. Itim lang yung pinaka-cup niya, oh. Sa unang tingin talaga, mabubulag ka eh, no? Mabubudol ka kasi kahawig. Pero, syempre, magkaiba naman. I mean, may korte tong Delina. Bulag, guys. Meron pa yung tassel niya, yung mumurahin na tassel. Pero pwede na. So, spray na natin tong Delina. Ito, ayoko masyadong nire-review-review kasi nangihinayang ako pag ini-spray-spray ko siya kasi sayang. Pero para sa inyo, guys. Para sa ating lahat. Okay? Fruity, sweet, sharp ng konti. First time to, guys. Ito yung Shalina. Ah, okay. Kung sa hindi masyadong maselan yung ilong, iisipin mo magkaamoy siya sa initial na spray. Kasi nandun eh. Nandun yung fruitiness, pero parang may note siya, may something sa kanya na not as bright, not as sparkly, not as sweet, I guess. Pero sweet enough siya. Pero parang nadamihan, sabihin na natin sa notes, parang medyo nadamihan to ng tubig. Parang ganon, hindi siya as potent ni, dito sa paper ha, ni Delina. Although maraming nagre-review na gumamit na nito na sabi mas malakas pa siya kay Delina. Pero dito sa paper, yeah, kaamoy niya pero hindi eh. Okay, dagdagan natin yung spray natin nitong Shalina. Baka kasi sa unang spray lang. Hindi talaga guys. Ang layo in terms of potency. Kaamoy, but mas, dito sa paper ha, mas iba yung quality ni Delina. Mas sweeter, mas sharp, mas fruity, sparkly, happy. Etong Shalina, tataas ko ulit yung bote. Ito yung Shalina, guys. Yes, andun yung fruitiness, pero not as ano eh, not as loud as Delina. Kung nagtitipid kayo and gusto ninyo si Delina, ispray ko na nga siya sa skin ko, guys. Mas ma-alcohol siya. Etong si Shalina. Okay naman yung ano, yung oil concentration niya, guys, oh. Kasi si Delina, grabe yung oil concentration niya. Okay din naman tong si Shalina. Okay, ngayon na medyo nawala na yung alcohol. Matamis siya eh, pero hindi niya kuha yung brightness. At least ngayon nasa skin ko ha, ni Delina. Medyo mahinang version siya. Sa akin, guys, ha, siguro kasi umiinom nga ng pabango yung skin ko. Pero sa ilong ko talaga, even dito sa paper, paper and skin ha, naglalaban ha, panalo pa rin yung nasa paper na Delina. Pero pwede, kuha guys. So kung gusto niyo yung Delina, and hindi niyo afford si Delina, you can try itong Shalina. Kung gusto naman niyo si Delina, and hindi niyo kaya yung sharpness ng citrus fruitiness niya, you can try itong Shalina. Kasi sa skin ko, and even dito sa paper, it's not as bright, it's not parang as super loud na fruity, na sweet. So, it's a good alternative. I think whole year round or all year round, pwede siya dito sa Philippines kasi hindi siya super matapang na matapang. If meron na kayo ng Delina and nangihinayang kayo na gamitin siya everyday and gusto nyo siyang isave lang for special occasions, then itry ninyo tong Shalina for everyday use lang. I don't think makaka-offend kayo dito kay Shalina. Kasi it's not as loud, pero kuha niya, pero not as bright lang. Pero at least ito pwede niyo siyang ipaligo araw-araw na you won't feel bad kasi hindi siya ganun kamahal and hindi rin siya ganun katapang. And then isave niyo na lang si Delina sa mga special occasions ninyo. Sa untrained nose, pag nasa skin na siya, etong Shalina, untrained nose, ano, or yung hindi masyadong maselan yung ilong, lulusot na siya as Delina. Na hindi nga lang super tapang. Hindi nga lang siya ganun ka-sparkly. Pero pwede na siya, guys.
So, ayan na guys. I hope na compare ko ng maayos itong Delina and itong Shalina. And thank you for watching. See you on my next video. Bye!